Ang pagbabalik ng namatay mula doon sa kabilang buhay is a very intriguing and a very interesting study. At sa Bible, maraming examples ng mga sinasabing namatay tapos nabuhay muli. Isa yan sa mga pag-aaralan natin sa ating series na hindi naman kailangan laging sunod-sunod at doktong-doktong, pero meron tayong gagawing series ng pag-aaral tungkol sa mga taong namatay at nabuhay muli. Ang series na ito ay tinawag nating Siya'y Umalis, Siya'y Bumalik series. At ngayon, ang particular study natin under this series, ang pamagat, Rich Nanay, Poor Nanay. Ating balikan ang kasaysayan ng the rich Shunammite nanay and her son. Isang yayamanin na nanay taga Shunem at ang kanyang anak na namatay at bumalik sa buhay. 2 Kings 4, 8-17. One day Elisha the prophet went to Shunem and a well-to-do woman was there who urged him to stay for a meal. So, isang kain, isang imbitasyon nitong mayamang babae para sa propeta at lingkod ng Diyos. Kasi hindi taga doon ang propeta, wala naman mga restaurants. So, inimbita nitong mayaman, yayamanin na nanay from Shunem, itong si Elisha, to have a meal in her house. So, whenever he came by, he stopped there to eat. Naging meals, naging sunod-sunod na, na tuwing nandun siya, siya ay pinapakain ng mayamang babaeng ito. She said to her husband, "I know that this man who often comes our way is a holy man of God. Let's make a small room on the roof and put in a bed and a table, a chair and a lamp for him. Then he can stay there whenever he comes to us." Makikita natin dito the recognition by the woman that Elisha was a holy man of God. Kaya gusto niyang tulungan, gusto niyang bigyan ng ginhawa pag nagpupunta doon sa kanilang lugar. So from a meal to meals to an upper room. Sabi niya, mag-ayos tayo, gumawa tayo ng upper room which is the most convenient and comfortable part of the house kasi doon ay mataas, malayo sa mga ingay sa baba at doon may hangin, sariwang hangin na umiihip mula sa disyerto. So sabi niya, igawa natin ng bahay, ng kwarto, itong holy man of God. One day when Elisha came, he went up to his room and laid down there. He said to his servant Gehazi, "Call the Shunammite." So he called her and she stood before him. Elisha said to him, "Tell her, you have gone to all this trouble for us. Now what can be done for you? Can we speak on behalf of the king or the commander of the army?" So dahil gumawa ng mabuti itong mayamang babae kay Elisha, gusto naman ni Elisha ang suklian ang kanyang kagandahang loob. So sinabi ni Elisha sa kanyang katulong, sa kanyang assistant na si Gehazi, sa mga pangalan na Hebrew, pangalan na Jewish, pagka gusto niyong magkaroon ng mas tamang pronunciation, mas tama yung Tagalog pronunciation or yung Filipino pronunciation kaysa sa English style pronunciation. So yung Gehazi na yun sa English, pag sinabi mong Gehazi, mas malapit yan sa original Hebrew translation or pronunciation. So, sabi niya, tanungin mo kung ano pwede natin magawa sa kanya. Ano bang kailangan ng babaeng iyan? Gusto ba niyang kausapin natin ng hari para sa kanya o ang commander ng army? Baka may kailangan siya. So, thoughtfulness begets thoughtfulness. And it begins a cycle of blessings. Na-bless yung babaeng mayaman sa ministry nitong prophet, so binless niya with a meal. Tapos binless niya with a series of meals, kasi may series of visits naman and ministries yung prophet sa lugar nila hanggang binigyan na niya ng matutulugan at mas maginhawang lodging pagka nandun siya sa lugar na yon. So, sumagot ang babae nung siya inalok kung pwede bang may magawang pabor sa kanya ang prophet. She replied, "I have a home among my people. Therefore, there is no need and there is no agenda in my giving. Hindi ako naghihintay ng kapalit. Wala akong kailangan." "What can be done for her?" Elisha asked. Kasi hindi humingi ng anuman, gusto pa rin ni Elisha magbigay ng pwede niyang ibigay. So there was a determination to give back to the giver. Gehazi said, "She has no son and her husband is old.
Then Elisha said, "Call her." So he called her, and she stood in the doorway. "About this time next year," Elisha said, "you will hold a son in your arms." "No, my lord," she objected. "Please, man of God, don't mislead your servant." So sinabi ni Elisha sa kanya, "Oh, magkakaroon ka ng anak sa susunod na taon, eh kalong-kalong mo na, buhat-buhat mo na, kip-kip-kip-kip mo na ang anak na ito." At sabi ng babae, "Huwag niyo po akong paasahin. Kasi maraming bolerong religious personages noon at ngayon. Yung pagka nabigyan mo ng kaunting kung ano, nabigyan mo ng favor, eh kung ano-ano na ipapangako sa iyong blessing from heaven." So sabi naman itong babae, "Huwag niyo po akong paasahin." But the woman became pregnant. And the next year, about that same time, she gave birth to a son, just as Elisha had told her. So you see, blessing for blessing. Yung babae na gumawa ng mabuti sa propeta, ginawa ng mabuti ng propeta, ipinalangin siya at nagkaroon siya ng anak na antagal-tagal na siguro niyang hinihintay kasi tumanda na nga sila, lalo na yung asawa niya, eh hindi pa rin siya nagkakaroon ng anak. Yung gumagawa ng mabuti, eh ginagawan din ng mabuti. Ang nagtatanim ng mabuti, umaani rin ng mabuti. Matthew 10:42, "And anyone who gives one of my most humble followers a cup of cool water, just because that person is my follower, will surely be rewarded," sabi ni Jesus. Ang paggawa ng mabuti sa lingkod ng Diyos, sa anak ng Diyos, sa ating kapatid sa Diyos, ay siguradong pagpapalain ng langit. 2 Kings 4:18-37. "At lumaki ang bata. Isang araw, sumunod ito sa kanyang ama kasama ng iba pang gumagapa sa bukid. Bigla na lamang dumating ang bata na masakit ang kanyang ulo. Sinabi ng ama sa isang katulong, 'Iuwi mo na siya sa kanyang ina.' Sumunod naman ang inutusan at inilagay ang bata sa kandungan ng ina nito. Ngunit nang magtatanghaling tapat, namatay ang bata. Ang bangkay ay pinasok ng ina sa silid ni Eliseo. Inilagay niya ito sa higaan, isinara ang pinto, at dali-daling lumabas. Biglang namatay ang bata. Yung napakatagal na hinintay na bata, ngayon ay biglang namatay." So inilagay ito ng babae sa higaan ng propeta. "The prophet's bed? Why? Was it a sacred space? What was it about the prophet's bed na doon inilagay?" At marami kasing healing sa Bible in certain spots and places. Could this be one of those special spots? Tinawag niya ang kanyang asawa at sinabi, "Madali ka, pagayakin mo ang isang utusan at ipahanda ang isang asnong masasakyan ko. Pupunta ako sa lingkod ng Diyos." Hindi sinabi ng babae sa kanyang asawa na namatay ang kanilang anak. Inilagak ang bangkay doon sa higaan ng propeta at ngayon pupunta ang babae sa propeta mismo. "Anong gagawin mo ron?" tanong ng asawa. "Hindi ngayon araw ng pamamahinga at hindi rin kapistahan ng bagong buwan. Kahit na kailangan ko siya makausap," sagot ng babae. Nang maihanda na ang asno, dali-dali siyang sumakay at sinabi sa kanyang katulong, "Sige, pabilisin mo ang asno at huwag mong pababagalin hanggang hindi ko sinasabi sa iyo." At naglakbay sila papunta sa bundok ng Carmel sa kinaroroonan ni Eliseo. Nasa daan pa lamang, natanaw na sila ni Eliseo. Sinabi nito kay Gehazi, "Dumarating ang sunamita, salubungin mo, kamustuhin mo siya, ang kanyang asawa at ang kanyang anak." Nang kumustahin ni Gehazi, sumagot ang babae, "Mabuti po." Paglapit niya kay Eliseo, nagpatira pa ang babae at hinawakan ang paa ni Eliseo. Itutulak sana ang palayo ni Gehazi ang babae, ngunit sinabi ni Eliseo, "Pabayaan mo siya. Tiyak na may malaki siyang problema. Hindi palang ipinapaalam sa akin ni Yahweh." Sinabi ng babae, "Humingi ba ako sa inyo ng anak? Hindi ba sinabi kong huwag na ninyo akong paasahin?"
Nilingon ni Eliseo si Gehazi at sinabi, magbalabal ka, dalhin mo ang aking tungkod at tumakbo ka. Kapag may nakasalubong ka sa daan, huwag mong batiin. Kapag may bumati sa'yo, huwag mong papansinin. Tumuloy ka sa bahay nila at ipatong mo ang tungkod sa mukha ng bata. So na-realize agad ng prophet kung ano ang problema matapos na magpatira pa yung babae at nakipag-usap sa kanya. So inutusan ng kanyang katulong na yung tungkod niya, remember yung bed niya special, ngayon yung tungkod niya dalin doon sa bata at ipatong sa mukha. Sinabi ng Tsunamita, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, at hanggat buhay ka, hindi ako aalis nang hindi ka kasama. So hindi kontento yung nanay na yung katulong lang ang pupunta at dala ang tungkod ng propeta. Sabi niya, kailangang sumama kayo sa akin. Pagkasabi nito, lumakad siyang papalabas ng bahay, kaya tumindig na si Eliseo at sumunod sa kanya. Samantala, nauna si Gehazi sa bahay ng Tsunamita at ipinatong sa bangkay ng bata ang tungkod ni Eliseo. Ngunit walang palatandaang ito'y mabubuhay. Kaya't bumalik siya at sinalubong si Eliseo. Sinabi niya, hindi po nagising ang bata. Nagtuloy si Eliseo sa kanyang silid at nakita niya ang bangkay sa kanyang higaan. Isinara niya ang pinto at nanalangin kay Yahweh. So yung pagbabalik mula sa kamatayan nitong batang ito, ang unang ginawa ng propeta ay dasal. Dinapaan niya ang bangkay at hinawakan ang mga kamay nito. Pagkatapos, itinapat niya sa bibig at mata ng bangkay ang kanyang bibig at mata. So ang pangalawang ginawa ng propeta, bodily contact. At sa Bible, maraming healing using contact with holy persons. At unti-unting uminit ang bangkay. Tumayo si Eliseo at nagpabalik-balik sa loob ng silid. Muli niyang dinapaan ang bangkay. So there was a repeat of the bodily contact. At ang bata'y bumahin ng 7 beses. Saka idinilat ang mga mata. Ipinatawag niya kay Gehazi ang Tsunamita at nang pumasok ito, sinabi niya, kunin mo na ang iyong anak. Ang babae nagpatira pa sa paanan ni Eliseo. Pagkatapos, kinuha ang kanyang anak at dinala sa kanyang silid. So, nung una nagpatira pa siya para humingi ng tulong sa propeta, at nung natanggap na niya yung tulong, nagpatira pa siya uli. Hindi siya nakalimot magpasalamat. At ang inuna nga niya, pasalamat muna bago niya kinuha ang kanyang anak at dinala sa kanyang silid. A very interesting story ng isang bata na mayaman ang nanay, yayamanin, at ang babaeng mayaman na ito ay gumawa ng mabuti sa lingkod ng Diyos at siya ay nabiyayaan, nagkaroon ng anak, at nung namatay ang anak ay naibalik pa muli sa buhay ang anak na ito dahil ang babaeng ito ay may magandang relasyon sa Diyos at sa lingkod ng Diyos. Now, tingnan natin ang isa pang kasaysayan ng batang namatay at bumalik din. Siya'y bumalik. The poor Sarepath nanay and her son. Meron mang isang puritang nanay kung may yayamanin na nanay at ito taga Sarepath at yung kanyang anak. 1 Kings 17:7 to 16. Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Ang background nito, nagkaroon ng maraming taon ng taggutom kasi hindi umuulan, natuyo ang lupain, at ang propeta ay pinapunta ng Diyos sa isang lugar na kung saan mayroong ilat, mayroong maliit na sapa, at mayroon siyang supply ng tubig. Pero natuyo na rin yon. Then the word of the Lord came to him, go at once to Sarepath in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. So here's another woman that will become a channel of blessing. So he went to Sarepath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? So una, tubig. Remember, walang tubig. Merong salot, merong tagutom, at hindi umuulan. So kung dating precious na ang tubig in this desert country, mas higit na precious pa ngayon. Pero ang humingi, propeta. Hiningi niya tubig.
Bibigyan naman siya ng babae, ha? Hindi ipagkakait ng babae ang kanyang tubig dito sa lingkod ng Diyos. As she was going to get it, he called, "And bring me please a piece of bread." Una tubig, then bread naman ang hinihingi itong propeta. "As surely as the Lord your God lives," she replied, "I don't have any bread. Only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son that we may eat it and die." Ganun na kagrabe ang sitwasyon nitong mag-inang ito. Dahil sa tagsalat, dahil sa crisis, wala na silang pagkain kundi isang dakot na arena, ilang patak lang ng langis at konting tubig. Humingi si Elijah the prophet ng tubig, bibigyan naman. Pero sinabi niya, "Bigyan mo na rin akong tinapay." Sabi ng babae, "Saksi ko ang Diyos, wala kaming tinapay. Kung ano man ang meron kami, konting-konting harina lang, konting patak ng langis. Lulutuin ko ngayon kaya ako nang kumukuha ng mga kahoy dito na pangluto, panggatong. Pagkatapos namin kainin yon, last meal na namin, wala pang ulan, wala pang tanim, wala pa kami makakain, then we will wait for our death." Elijah said to her, "Don't be afraid. Go home and do as you have said. But first make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me. And then make something for yourself and your son. For this is what the Lord God of Israel says, 'The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run out until the day the Lord sends rain on the land.'" So sinabi ng propeta, eto ang sabi ng Diyos, pakainin mo ako, tapos pakainin mo kayo mag-ina, at hindi mauubos ang supply ninyo hanggang hindi umuulan at bumabalik ang agriculture, bumabalik ang economy. She went away and did as Elijah had told her. Grabe ang faith ng babaeng ito. Huling pagkain, ipinakain pa dito sa man of God. Konti na lang natira sa kanila mag-ina. Pero nanalig siya sa sinabing, "Gawin mo ang sinabi ko, pakainin mo ako, at pagpapalain tayo ng Diyos, hindi mauubos ang supply." Ginawa nga niya. So there was food every day for Elijah and the woman and their family. So ito yung bubuksan niya, yung lalagyan ng harina. Meron na namang bagong harina. Yung bubuksan niya yung lalagyan ng langis. Pagtanggal ng takip, meron na namang langis. At hindi na ubus yun hanggang dumating ang ulan at meron na uling makakain. "For the jar of flour was not used up and the jug of oil did not run dry in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah." Like the rich nanay, this poor nanay did good to the prophet and gave the prophet water, bread, and shelter. Kung ipinagpagawa ng babaeng mayaman yung si Elijah ng kwarto doon sa taas ng kanilang bahay, eh kinupkop naman itong babaeng to sa kanilang bahay mismo si Elijah. At dahil ang kanyang kinupkop ay man of God, hindi naging pabigat, naging blessing. And God blessed her and honored her. Tulad ng yun namang unang yayamanin na babae, ang ibinigay naman ay yung wala siya, anak. Ito namang mahirap na babae, may anak siya pero ang wala siya ay food, binigyan siya ng food. 1 Kings 17, 17-24. Hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng byuda. Lumubha ang sakit ng bata hanggang sa ito'y mamatay. So namatay na naman din, katulad ng anak ng mayamang babae, ang anak ng mahirap na babae ay namatay. Kaya't sinabi ng babae kay Elias, "Ano ikinagagalit ninyo sa akin, lingkod ng Diyos? Naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak?" So like the rich nanay, this poor nanay did go to the prophet, had son issues, and then came to the prophet for questions and for help. Pareho sila nagtanong sa propeta at pareho rin silang humihingi ng tulong. "Akin na ang bata," sabi ni Elias. At kinuha niya ang bata, ipinanik sa itaas, sa silid na kanyang tinutuluyan. So ganun din,
kung saan na may silid siya sa bahay ng mayaman na babae, may silid naman siya dito sa naghihirap na babaeng ito, at doon din nilala sa kanyang silid yung patay na bata. Inilagay niya ang bata sa kanyang higaan at nanalangin, the same na naman. Yahweh aking Diyos, ito ba ang inyong igaganti sa babaeng nagmagandang loob sa akin? Tatlong beses siyang dumapa sa bata at nanalangin ng ganito, Yahweh aking Diyos, hinihiling ko pong muli ninyong buhayin ang batang ito. Like what was done in the house and to the son of the rich nanay, yung the prophet's bed, the prayer, the bodily contact, yun din ang ginawa nitong propeta sa pangalawang case na ito. Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Inakay ni Elias ang bata at ibinalik sa kanyang ina, saka sinabing, narito ang anak mo, buhay na siya. At sumagot ang babae, tiyak ko na ngayon na kayo nga ay isang lingkod ng Diyos at nagsasalita si Yahweh sa pamamagitan niyo. Like what was done in the house of the rich nanay, there was healing and restoration sa bahay na ito. Nabuhay na muli ang patay na anak. Siya'y umalis, siya'y bumalik. At tulad ng nangyari doon sa bahay ng mayaman, there was a giving and a return to the nanay of the child that died. What are the notable defining features of both blessings? The mothers did good to the man of God. The mother's association with the man of God became the way for them and their sons to be blessed in two waves. Yung isa nagkaroon ng anak, yung isa napakain ng anak. Tapos binuhay sila na muli. Another defining feature of both revivals, the prophet stretched himself out and the boys were revived. Very, very interesting. Ano ang mga immediate lessons na pwede nating matutunan, mapulot sa dalawang kasaysayan na ito na parallel, halos parehong-pareho lang nangyari, nagkaiba lang nga yung kalagayan ng mga nanay. Do good to a godly prophet. Pero hindi sa basta prophet, hindi sa basta religious person, kasi maraming mandaraya, maraming magnanakaw, sabi ni Jesus. Do good to a prophet authenticated by works and by words. Tingnan natin yung sagot ng babae. Tiyak ko na ngayon na kayo nga ay isang lingkod ng Diyos at nagsasalita si Yahweh sa pamamagitan nyo. What were the proofs and signs of authenticity na si Elijah nga ay tunay na lingkod ng Diyos? Good, fruitful works. Good, fruitful words. Words and works na nakakabuhay ng patay. Nagbibigay buhay sa patay na spirit and emotion. At nagbibigay buhay sa walang kabuhay-buhay na buhay. And in the case in the Bible, na mga binasa nating kwento, nagbibigay buhay sa patay na katawan. Ang tunay na lingkod ng Diyos, ang ministry niya, nagbibigay ng buhay. Kung walang kabuhay-buhay ang buhay mo, dinalang ka ng tunay na lingkod ng Diyos sa mga salita, mga katuroan, nagkakaroon ka ng buhay. Sumisigla, sumasaya. Yung pagod, napapahinga. Yung natatakot, nagkakaroon ng kapanatagan. Napapayapa, tumitiwasay. At yung nawawala, natatagpuan. Yung puwera, nakakasali. Yung nalulungkot, nagkakaroon ng kasiyahan. Yung nadidiliman, nagkakaroon ng kaliwanagan. Nakapagbibigay pahinga ang katuroan, ang salita, ang pagkaing nagmumula sa tunay na lingkod ng Diyos. Nagbibigay ng kapayapaan, ginhawa, ligaya, laya, pagkaing espiritual. Of course, we're already extending to many situations yung specific lessons learned from the story of these two wonderful, amazing ladies. A godly prophet, God's work, can bring a dead person, a dead son, back to life. Physically, spiritually. Sa nakita natin dito, physical life yung ibinalik, pero sa mas maraming mga tunay na gawa ng mga lingkod ng Diyos, we cannot always expect a physical miracle na yung patay na physically dead ay magiging physically alive ulit. But definitely, ang tunay na lingkod ng Diyos, pag naglingkod siya, ang bunga
spiritual life, spiritual sigla, spiritual light. Luke 15:24, "For the Son of Man was dead and is alive again. He was lost and is found." So nakikita natin ang paggamit dito ng dead, hindi physical dead, that who is spiritually dead, emotionally dead. Sabi nung istorya na ito tungkol sa tinatawag nating prodigal son, "The son of mine was dead and is alive again." At tunay nga sinasabi sa Bible, ang mga lingkod ng Diyos na talagang kinakasihan ng Diyos, you will know them by their fruits. Yung bunga ng kanilang gawain sa'yo, bunga ng kanilang turo, bunga ng kanilang pangunguna, maganda ang bunga sa'yo. So malalaman mong tama yung puno kasi maganda ang bunga. You and others are the fruits. What happened to you and to others are the fruits of a true work of God. Itong rich nanay and poor nanay, pinagpala sila, pinalad na sila ay gumawa ng mabuti sa man of God. At sila naman ay sinuklian din both ng man of God at ng God himself. Huwag tayong magpalampas ng pagkakataon na makatulong. Hindi lang sa mga servants of God, hindi lang sa mga prophets, kundi makatulong tayo kahit kanino. Lalong-lalo sa mga nangangailangan, kinakapos, sa mga may paghihirap, pagdurusa. Ang tulong ay hindi lang pera, hindi lang pagkain, hindi lang physical comfort, kundi yung mabigyan mo siya ng lakas ng loob, mabigyan mo siya ng pag-asa, matulungan mo siyang manalig, matulungan mo siyang magkaroon ng kapayapaan, katiwasayan. Ang lahat ng pagtulong na ito sa ating kapwa ay laging magandang pagtatanim at aani ng maganda. Hindi naman lahat ay magkakaroon ng ganitong kasaysayan na namamatay ang anak tapos binubuhay muli. Pero maraming namamatay sa ating mga anak, magulang, kapatid. Hindi lang ang katawan nila, ang kanilang espiritu, ang kanilang emosyon. At ito'y maaari ding mabuhay na muli, mabigyan ng sigla ng mga lingkod ng Diyos, ng mga ginagamit ng Diyos para tayo mapagpala. Buksan ang isip, buksan ang mata, buksan ang tainga, para maramdaman, makita, at masalo natin, mahagip, mapitas ang magagandang bungang gusto ng Diyos na ibigay sa atin. Pero unahin natin, paggawa ng mabuti, paggawa ng tama, lalo sa mga nangangailangan, at lalong-lalo sa mga tunay na kinakasihan ng Diyos na naglilingkod at gumagawa para sa ikabubuti ng kapwa. Tunad ni Elijah na pumupunta siya doon sa malayong bayan para magturo, para magpray, para paglingkuran ng mga tao doon, sinuklian ng mayamang babae ang kanyang kabutihan. Ano ang mga opportunities natin na pwede tayong gumawa ng mabuti sa ating kapwa? Suriin din natin na huwag tayong magpapauto sa mga religious leaders na nagbabait-baitan, yung pala wolves in sheep's clothing, yung pala they devour widows' houses with long prayers and showbiz religiosity. Lagi tayong maghanap ng pagkakataon na tumulong sa kapwa. Kasi hindi naman natin alam kung kailan tayo man ay mangangailangan ng tulong. Always begin a cycle of giving that ends in receiving. Always be willing, ready, and able to be helpful to people, lalo kung match naman ng kakayanan natin ang kanilang pangangailangan. Laging magtanim para umani. At kahit na hindi tayo nag-iisip na aani, babawi, tulad ng rich woman, ganun pa rin ang mangyayari. Because God runs the universe in perfect balance. What you give away is what you keep. So patuloy tayong mamunga ng maraming mabubuting gawa. At ito man ay nagpapabalik-balik na magiging bunga uli para sa atin, para sa ating kapwa. At anuman ang ating mga mahihigpit na pangangailangan, tulad ng dalawang babaeng ito, namatay ang kanilang anak, mahigpit na pangangailangan yon. Huwag tayong mag-atubiling manalangin, magpadasal sa mga malalapit sa Diyos, at huwag tayong mag-atubiling humingi sa Diyos. Dahil ang Diyos naman ay hindi nagkukulang sa kabutihan sa atin. Hindi lagi na yung eksaktong hinihingi natin ay binibigay, pero makatitiyak tayong ang ibibigay, hindi man yun ang ating hinihingi, ay yung pinakamabuti
para sa atin. Pag-isip-isipan ang application sa buhay ng napakagandang mga kwentong ito. God bless us all.